Ngayon, magluluto tayo ng beef stew. Ito yung paborito ng mga alaga kong kainin. Ito, 2 kilong beef. Tapos, ito yung mga ingredients. May carrots, may potato, malagyan sibuyas. Ayan yung tomato paste, red wine. Tapos, ikigisa muna natin to. Isa-isa, dip natin sa flour. Ngayon, idinip ko siya ng tapioca flour. Kasi gluten-free ang mga alaga ko, hindi sila pwede sa arena. Na basta-basta. Tapos, igigisa natin siya. Pagkatapos na fry, nag-fry siya. Ngayon, ano na, igigisa na natin yung bawang at saka sibuyas. Tatagayin na natin. Saray na. Antayin natin hanggang mabango siya. Magiging brown little bit. Para masarap siya. May party kami ngayon, meron din bukas. Hindi pwedeng hindi pwedeng mawalan ng party dito sa amin. Kailangan meron at meron. Hindi kompleto ang linggo na walang party. Ngayon, nilalagay na natin yung red wine. Parahan nyo. Kaya makalag na red wine. Ngayon, haluin muna natin. Lutuin muna natin yung wine para pakuluhin muna natin yung wine. Ayan, pakuluhin muna natin guys para mawala yung ano niya. Ayan. Kaya muna natin kumulo. Ayan. Ibang klase naman na sambal chili ko. Green. Yung green naman. Para bukas din yan. Hiling ng mga bisita namin sa sambal chili. Kanina, red chili. Thank you.
Well, so spicy. Okay, ngayon lalagyan na natin yung tomato paste. Isang bottle na tomato paste. I think tomato paste ang one, but in the freezer. Maybe may mga pobre. Okay. Not yet. You put first leg. Wait. Ito ang sekreto, more cubes para masarap. Tatluhin natin para masarap. And wait, I do not put mine. I take my thing. Ah! Lagyan din natin ng rosemary. Mag-aapin. Rosemary para masakas. At yung laurel. Ngayon, nilalagay na natin yung beef. Aray ko! Yung beef. Nalalagay na natin yung beef. Aray ko! Ha! Nalalagay na natin yung beef. Nalagay na natin yung beef. After 1 hour, ilalagay natin yung mga vegetable, potato, carrots, and the celery. Ayan. Papakuloyin natin ng 1 hour first. Kasi 2 hours or 3 hours siya para malambot yung karne. Ngayon, kumukulo na siya. Ilalagay ko siya sa oven para hindi ko na siya babantayan. Hintayin ko na lang ng 1 hours, tapos ilalagay ko na yung potato, carrots, at saka celery. Tapos ilalagay ko ulit another 1 hours o 1 and a half hours para malambot na malambot siya. Kasi yung mga matatanda ko, hindi na sila nakakanguya ng medyo matigas-tigas. Tsaka mas masarap kasi yung litid-litid niya na medyo mas malambot siya. So, hintayin natin ng 1 hours. Tapos ilagay natin ang gulay. Ito na yung vegetable niya. Hiniwa-hiwa ko siya, yung carrots, yung potato at yung celery para pagkatapos ng isang oras, ilalagay na natin dun sa loob ng yung meat para ipasok ulit natin sa oven. Hintayin natin ulit ng 1 hour. Titingnan natin kung malambot na yung beef o hindi pa. Tapos, kung hindi pa malambot na malambot, ibabalik ulit sa oven. Kasi normally, pagka linuluto ko, 3 hours siya para yung malambot na malambot yung litid niya. Ngayon, 1 hour na siya. Ngayon, tinanggal ko na dun sa oven. Ngayon, ilalagay na natin itong gulay na to. Pakulo ulit natin.
pakukuha ulit natin ng subukan natin ng 1 hour, guys. Medyo malambot na yung karne, pero ano pa, ano pa natin ng isang oras pa. Kung hindi pa malambot itong karne niya, yan. Ngayon, ibabalik natin ulit sa oven. Para sa ganun, hintayin natin ulit ng tigas-tigas pa. Hintayin natin ulit ng 1 hours. Dapat sa ilalim yan para malambot siya. Yung mga gulay kasi yung mga alaga ko, yung potato niya, mamaya gagawin nilang mashed potato. Ayan, cook na siya. Naluto na. Malambot na siya. Pero ilagay ko pa mga 30 minutes sa loob ng oven para mas malambot pa. Salamat sa inyong panonood sa aking unang sa aking video. Ayan, luto na siya. Malambot-lambot na siya. Pero ilalagay ko pa sa oven para mas malambot pa. Maraming salamat, guys, sa inyong panonood ng aking mga video. Salamat. God bless. Bye-bye.